So guys, umpisahan natin yung ating basic tutorial. Punta tayo sa KineMaster. So by the way guys, punta kayo sa RN Technical Channel kung para makuha nyo itong KineMaster na application ng free. Nasa description ng video nyo, hanapin nyo na lang doon. So, pag umpisa kasi, mag-edit tayo ng video, wala pa to. Ito kasi ma-exported ko na. Punta kayo sa plus sign. Then guys, ang YouTube kasi, ang kanyang default ay 16 by 9 yung size ng kanyang video. Then kung mag-upload tayo ng mga short video, mga short beta, para pumasok sa category ng short beta, i-click nyo itong 9 by 16 or 1 by 1. So ang tutorial natin sa default 16 by 9, click natin to. So para mag-add tayo ng video, dapat meron na tayo naka-ready na video sa ating files, sa cellphone or sa anumang gadget. So since meron akong ginawa para sa tutorial natin, click ko lang to. Click mo siya para ma-add, then check kung okay ka na, kung yun lang yung video mo, check mo na. Kung hindi, back lang, then hanapin mo sa ibang files mo. So, since tutorial to, ito, okay na natin siya. Then, try natin i-play. So, welcome back to my channel. Ayun. Ito na yung video natin. So, umpisa na natin yung basic tutorial. So, kung ang volume natin, pagkaka-take natin ng video ay medyo hindi malakas, i-click mo siya. Click natin itong volume logo. Auto volume natin, isagad natin ng 200. So, play natin. Ito guys, mayroon tayong simpleng tutorial para... So, lumakas na siya. May additional pa na volume para lumakas. I-click uli natin yung ating video. Then, scroll lang tayo. Punta tayo dito sa volume envelope. Click natin ang volume envelope. So, naka 100 lang siya. I-adjust din natin ng 200. So, tumaas na yung, makikita mo dito yung graph niya, tumaas na siya. Then check. So, pakinggan natin ulit. So, welcome back to my channel. So, mas lumakas. Ito guys, mayroon tayo si... So, ganun naman. Napuntahan natin pa paano mag-add ng video. Then, kung gusto nyo mag-add ng picture, papakita ko sa inyo mag-add ng subscribe button. Ay, simpleng tutorial para sa paggamit ng KineMaster, yung basic tutorial natin sa for using KineMaster. Itong tutorial na to para sa mga... So, back tayo. Kung gusto naman natin lagyan ng background music, punta tayo dito sa audio. Click audio. Then, kung meron na kayo nakasave na file ng mga audio, syempre, dapat dun tayo sa no copyright audio. Then, meron din dito music sa loob na mismo ng KineMaster. Dito sa bahay, madadownload mo itong logo ng bahay na to. Andito yung mga features na free. Madadownload natin. So, ako, may na-download na ako. Then, meron ako nakasave din ng mga background music ko. Punta lang tayo sa maglagay lang tayo ng background music folder. Ito kasi file ko to. Download. So, tutorial. Dito na lang tayo sa eto. Ayan, maririnig nyo yan. Pwede kayo mag-select kung ano mga gusto nyo yung background music. Then, click plus sign. Ibig sabihin ng plus sign is add. Add ko na lang siya. Then, check. Pakinggan natin. So, welcome back to my channel. So, hindi nagbabalance yung tunog ng ating volume sa ating background music. Ang gagawin natin, i-click mo yung audio. Adjust natin yung sound ng audio natin para mas lumitaw yung ating sinasabi sa video. I-adjust lang natin siya mga 25. Depende sa iyo kung anong trip mo, pero syempre dapat mas marinig yung sinasabi mo kaysa sa background. Kaya nga background lang, meaning tamang-tama lang yung sound na naririnig. Guys, mayroon tayong simpleng tutorial para sa pagkamit ng KineMaster. Adjust ko pa rin siya. Gawin natin 20 or 15. Yan, 15. Yung basic tutorial natin sa for using KineMaster. Okay, itong tutorial na to para sa mga baguhan, sa mga hindi pa alam gamitin itong application na to, ituturo lang natin yung simple steps, paano mag-insert, paano gawin yung KineMaster, paano maglagay ng video, paano mag-edit. So, okay na tayo sa pag-insert ng video, pag-insert ng background music, pag-adjust yung mga volume. So, maglagay lang tayo ng picture para mag-insert ng picture ng photo para makita nyo lang
Kung mag-a-add tayo, guys, dito lagi tayo sa layer. Click natin layer, then media. Ito mga effect, overlay, text, baka kaya nyo nang manually niyan kapag natutunan nyo yung ating tutorial na to kasi sa basic tayo, ito kaya-kaya nyo ng kapain niyan. Media, then mag-insert lang tayo ng ating photo. For example lang naman to guys, dapat meron na kayo naka-ready na file sa ating gadget. Click mo lang siya, then okay. Ayan na siya. Then kung gusto namang i-adjust yung size, i-click mo lang ulit yung insert mo, i-drag lang natin siya. So, ilagay ko lang siya sa kusang position mo gusto ilagay, pwede naman. By the way, marami diyang option. Kung paano insert, may animation, kayang-kaya niyo nakapain yan, basta sa basic lang tayo, guys. So, ayun, andyan na siya. Then, kung gusto nyo mahabaan yung naka-display yung picture na nilagay nyo, i-drag lang natin siya. Hatakin lang natin hanggang saan natin gusto. Ayun, andun na yun. Then, check lagi. Mag-edit ng video. Tutukan nyo itong video ko na to. Ituturo natin kung paano natin gamitin itong Rainmaster. Siyempre, una, mag-install tayo ng ating Rainmaster application. Free naman yan. At ituturo ko din sa inyo paano kukuhaan itong application na to. Then, kung gusto nyo mag-add ng halimbawa subscribe button, click lang ulit tayo. Dapat may naka-prepare na tayo lagi sa files natin, guys, ha? Laging pinapaalala. Click lang natin siya. Again, media pa rin. Ako may naka-ready ng subscribe button. Ayan, green screen yan, subscribe button. Yan yung chroma key, yan ko ipapakita. Dito lang tayo sa isa. So, pagpasok nyan, naka-color green siya. Pag-pinlay mo, ituturo natin lang yan. Mag-insert ng maglapat ng sound. Hindi naman magandang tingnan kung may green. So, paano natin tatanggalin yung green? I-click mo lang uli yung in-insert natin na may green screen. Tapos, drag tayo dito sa taas. Hanapin natin itong chroma key. Click chroma key, then enable. Pag in-enable mo na yan, ayan, mawawala na yung green. Matitira na lang yung ating subscribe button. Then, check. Then, play mo. Try mo. Okay, back tayo. Pakita natin ang buo. Ganun lang guys, simple yung tutorial pero kayang-kaya nyo na yan. Sundan nyo lang itong video ko, napakasimple. Paano masabi? Video natin, ituturo ko to. Then, sana matutunan nyo to. And itong video na to, kung magaling ka na mag-edit ng video using KineMaster, hindi para sa ito kapatid. So, kung meron naman tayong mga video, na nag-video tayo sa isang bagay, sa isang lugar na ginagawa natin at sobrang ingay, hindi natin gusto yung background, hindi natin, at magulo, hindi tayo maintindihan, pwede natin siyang i-mute. For example, ito, ikakat ko na lang siya, tapos delete, yan. Ito yung tatanggalan natin ng sound. Play natin siya, may sound pa siya. So, for example lang, maingay, hindi natin yung gusto, yung sound, i-click mo lang, then i-off mo lang siya, bali zero mo. So, testing natin. Then, wala na. So, gagawin natin, kung gusto natin palitan, halimbawa, katulad nito, dito tayo sa record. Click natin yung record, ilagay natin yung gusto natin ilapat na sinasabi natin sa video natin para mas malinaw. O, for example, click natin to. Click nyo lang yung start guys, that time kasi naglalapat ako ng ating sound para ilagay dito. Then pagkatapos guys at okay na tayo, stop lang natin para ma-save na yun. And then that time kasi nagdadubbing ako kaya nakamute siya. So stop. Stop lang natin, then cut na natin dulo. Ganun, tapos trim to right para yung simula doon sa cut, mamawala na siya. Ayun oh, putol na siya. Then play natin. Yan. Ito yung dinab natin kanina. Mga bagong gusto. So, ayan, guys. Then, kung medyo nahihinaan kayo, katulad na sinasabi ko kanina, click mo lang yung dinab natin, then volume, auto volume, 200% natin, check, click again, tapos itong logo na to, volume envelope yan, i-click natin ulit, 200 din, mas malakas na yan. Sana may natutunan kayo sa video ko, and so, kung napadaan ka lang sa aking channel, pakisubscribe.
Then mag-a-add tayo ng subscribe button. Pakistan, paki-subscribe. Siyempre, tatimingan natin yan. Add tayo. Click natin doon, naka-post. Then, add layer. Paki-subscribe. Diba, sabi ko, paki-subscribe. Then, pahit ang notification bell. Doon tayo sa nakaready natin. Click natin. Then, eto. So, then, naka-green siya. Click natin yung chroma key. Enable lang natin, mawawala siya. Then, check. Subscribe na lang. Pahit ang notification bell para updated kayo sa videos na aking gagawin. Thank you, guys. Thank you. So, okay na. Sana may natutunan kayo sa ating video tutorial sa KineMaster. Kung may question kayo, may gusto kayo malaman, paki-comment below lang para baka masagot natin kung kaya natin. Thank you, guys. Thank you. So, then, kung okay na tayo sa ating video, para natin ma-export, click lang natin itong arrow na to. Click arrow. Then, yan, export. Mag-export na siya hanggang sa mag-okay. Hintay-hintayin lang natin kasi medyo matagal talaga ang KineMaster. So, sana may natutunan kayo sa aking video. Salamat po.